Dahil nga sa lawak ng ating mga karagatan, alam nyo ba na nasa 5% lamang nito ang nadidiskubre na ng tao? Ibig sabihin, nasa 95% pa ang naghihintay para madiskubre. Kaya naman hindi nga nakapagtataka na patuloy tayong makakakita ng mga kakaiba at misteryosong bagay mula sa mga kailaliman nito. Kaya sa video nating ito ay samahan niyo ako sa aking gagawing paglalakbay sa ilalim ng dagat at sama-sama nga nating alamin ang 5 sa mga misteryosong bagay at hayop na natagpuan doon. And now, let's begin. Para sa number 5, higanteng pusit. Sa unang tingin ay talaga namang aakalain mo na isang alien mula nga sa mga pelikulang pinapanood mo ang pusit na ito dahil nga sa korte ng kanilang ulo at katawan. Well, hindi naman kasi kita masisisi dahil bukod nga sa kanilang itsura eh malamang hindi ka pa nga nakakakita nito o hindi pa pala tayo nakakakita nito. Yun nga ay dahil sa napakahirap ngang makakita ng ganitong mga pusit. May kita kasi sila sa mga parte ng dagat na halos hindi na nga naabot ng sikat ng araw and mostly nakikita lamang sila sa mga dagat ng Brazil at Mexico. Well, alam nyo ba na nakamamangha rin ang laki ng mga hayop na ito? Umaabot lang naman sila ng 8 to 10 meters o 25 to 33 feet at kasing haba nga ng isang pampasaherong bus. Number 4, Black Smokers. Sa unang tingin ay para itong mga bato na napalilibutan nga ng tila mga itim na tubig, pero ito talaga ay mga deep sea volcanic vents o mga bunganga ng bulkan sa ilalim ng dagat. Nabubuo ito sa kombinasyon ng tubig, dagat at ng mga magma, kaya naman ang temperatura nga sa palibot nito ay umaabot ng 370 degrees Celsius. At kaya naman daw itim ang kulay ng tubig sa kanilang paligid eh, dahil nga sa mayamang mga mineral compounds na inilalabas ng vents. At una nga silang nadiskubre noong 2008 sa Arctic Circle sa pagitan ng Norway at Greenland. Well, umabot naman sa 50 feet ang taas ng isang black smoker. And para sa ating number 3, Underwater River sa ilalim ng Black Sea. Well, tama, ilog sa ilalim ng dagat. Tulad ng tipikal na ilog na alam ninyo, ay meron itong riverbank at umaagos nga ang tubig dito. Well, teka lang, parang magulo atay ang kwento mo, kapatid. Ilog sa ilalim ng dagat? Well, tama ka. Kahit ako nga medyo naguluhan nang makita ko ito, pero this is how it works. Ang underwater sea river sa Black Sea ay mula sa Mediterranean Sea. Ngayon, may tinatawag na Bosphorus Strait na nagkokonekta nga sa Mediterranean Sea at Black Sea. At dito nga sa Bosphorus Strait, dumadaan ang tubig mula sa Mediterranean papuntang Black Sea. Now, paano nabuo yung ilog sa ilalim ng dagat? Well, ang tubig ng Mediterranean Sea ay dihamak po na mas maalat sa tubig ng Black Sea, o in science nga, sinasabing mas mataas ang salinity nun. At dahil nga dyan hindi humahalo ang tubig ng Mediterranean Sea sa Black Sea. Dahil din sa mas maalat nga ito mas dense ang tubig nito kaysa sa Black Sea, kaya naman sa ilalim ito napupunta. And eventually, matapos nga ang ilang libong taon, nakagawa na ng sariling daanan ng tubig sa ilalim ng Black Sea, and this gave birth to undersea river. Well, nasa 1 kilometro naman ang luwag ng ilog na ito at 35 meters naman ang lalim ng tubig nga doon. And for our number 2, underwater pyramid ng Japan. Dati akala ko ang mga pyramid ay makikita lang sa Egypt, pero meron din naman pala sa ilalim ng dagat. At ito na nga yung Yonaguni Underwater Pyramid ng Japan. Una nga itong nadiskubre noong 1987 dahil sa isang diving session sa baybayin ng Yonaguni Island. At talaga namang nakamamangha ang pyramid na ito dahil nga sa sukat nito na may taas lang naman na halos 100 talampakan. Pero ang pinaka nakamamangha dito ha
ay hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nila matukoy saan ito nanggaling o sino nga ang gumawa nito. Walang tanging masasabi lang nila ngayon eh. Mahigit 10,000 taon na raw ang mga piramid o mas matanda pa nga sa mga piramid ng Ehipto. At para sa number 1 ng ating listahan, ang nawawalang syudad ng Ehipto. Well, ano pa nga bang mas misteryoso sa isang syudad na bigla na lamang naglaho sa mapa dahil nga sa lumubog ito sa dagat? Well, yan na nga ang kwento ng Heraklion City, isang sinuunang lungsod ng Ehipto. Nadiskubre ang underwater city noong 2000 ng isang French archaeologist. Nakita kasama nito ang mga higanteng estatwa maging ng maraming mga gold coins. Well, baka may magtanong naman, talaga bang nasa tubig na yan noong itinayo nila? Well, hindi naman kapatid, pero ang sinasabi nga nilang dahilan bakit ito lumubog ay dahil daw sa isang matinding baha na lumamon sa syudad noon. At dahil nga sa tagal ng baha, lumambot ng lumambot ang lupa and eventually nagkaroon nga ng tinatawag na liquefaction, kaya ito tuluyang lumubog. Well, may ilan namang hindi nga naniniwala dito at sinasabing ang paglubog ng lungsod ay dahil naman sa isang malakas na lindol. Well, kung ano man ang tunay na dahilan, iisa nga ang sigurado. Ang syudad sa ilalim ng dagat ay talaga namang misteryoso. And that concludes our story. At syempre kung nagustuhan nyo ay pakibigyan naman ito ng like at i-hit nyo na rin ating bell icon para makasama pa namin kayo muli sa mga susunod pa nga nating mga kwentuhan.